isa sa mga itinatanong sa aking messenger initong mga nagdaang araw uli. Dumadami na naman na nagtatanong. Ang tanong ay kung may karapatan po ba daw itong mga online lending na magsampa ng kaso sa korte. Yun po ang pag-uusapan natin ngayon. So, para sa akin po, ang sagot ko po dyan ay wala silang karapatan magreklamo o magdemanda sa korte. Bakit ko po nasabi yan? Unang-una po, kahit po isa sa 100,000 biktima at sa 1,000,000 nabibiktima araw-araw ay wala silang nasasampahan ng kaso sa korte. Wala pa po ako nababalitaan at inaantay din po namin yan. Bakit walang nasasampahan ng kaso sa korte? Unang-una, pakisiyasat po, pakicheck po ninyo ang terms o ang kasunduan na inyong inapplyan na online lending. Yan po ay isang malaking panloloko. Dyan po ay napakarami na agad nilang nilabag na batas sa Fair Debt Collection Practices o sa Truth in Lending Act, dahil po meron pong pandaraya. Una po, hindi po sila sumunod sa interest cap ceiling na 6% per month. So, ang nangyayari po nga po, kaya hindi sila makapagdemanda sa korte, ay malalantad itong kanilang modus na ito pala ay abot langit ang tubo sa loob ng 7 araw, dahil nga yung terms na inyong kinlik dyan sa app, dyan sa social media ay isang malaking panlilin lang. Hindi po nasusunod yung terms na 30 days, 90 days, o 60 days, 30 days, 60 days, 90 days. Hindi po yan na nasusunod. Bagkos, ang ginagawa po nila ay agarang patubo sa loob ng 7 araw. So doon, bukod pa doon, ay yung kaltas at mataas na interest. So doon pa lang po, doon po ay maging mapanuri po kayo, obserbahan po ninyo, kwentahin nyo po kung tama po ba yun. So mapapansin nyo naman po na may mali. Yan po ang dahilan kung bakit umpisa pa lang ay hindi na nila kayang magreklamo sa korte. Yan po ay sa mga online lending. Kaya bukod pa doon, kayo ay tatakutin pagdating ng 7 araw na kanilang ibinigay sa inyo. Wala pang 7 araw, yung iba dyan ay kanila nang pinapadalan o ng mga pananakot na ipopo sa social media, tatawagan ng mga contacts nyo, ipababarangay. Napakarami po nilang paglabag na yan po ay puro criminal case. Kadalasan po ay nilalabag nila yung batas tungkol sa cybercrime, yung batas tungkol dito sa lending, yung pong Truth in Lending Act, at ang batas po tungkol sa Fair Debt Collection Practices Act, kung saan bawal ang pamamahiya at ang pagtawag sa mga kontak, pagtawag ng mga alanganing oras ng gabi para lang makasingil. Yung pong pangaharas ay bawal po yan. So, yun po ang isang mabigat na dahilan kung bakit masasabi ko na wala silang karapatan kung ganyan ang kanilang modus. Maaari lamang silang magkaroon ng karapatan
na makapagreklamo sa korte kung sinunod nila ang interest cap ceiling at kung sila ay tumutupad sa tamang regulasyon ng pagpapautang. So doon po ay magkakaroon sila ng pagkakataon para makapagsampa ng small claim. Pero wag po kayong matakot dun sa small claim. Dahil pagdating po sa korte, yun naman po talaga ang dapat nilang gawin. Kung talagang wala pa kayong ibabayad, makiusap lang po kayo pagdating sa korte na kung ano lang kaya nyong bayaran. At ang babayaran nyo lang po ay kung magkano ang nakuha nyo at ang tamang interest na malayong malayo sa ipinapataw nila. Kaya hindi po sila nakakapagsampa o ayaw nila magsampa ng kaso sa korte dahil doon din po ang baksak niyan. Doon sa tamang interest dahil makikita po ang kanilang hindi makataong gawain. Yun po ang totoong dahilan. So sana po ay nakapagbahagi ako ngayon ng isang importanteng mga kasagutan sa inyong tanong. So hanggang sa susunod po, maraming salamat po. Magandang hapon muli. Ayan. Ating pag-uusapan ay tungkol sa tanong na kung dapat ba na magbayad online dun sa mga binibigay ng mga agent, ng mga reference kung saan magbabayad. May kasiguruhan ba na ikaw ay bayad na kung sakaling ikaw ay magpadala sa kanila ng bayad? So yan po ang pag-uusapan natin ngayon, ang tungkol dito sa pagbabayad online. So para sa akin po, ang pagbabayad online ay walang kasiguraduhan. Yan po ay isang scam. Unang-una, nasa OLA ang inyong datos, yung mga ID nyo na isinamit sa kanila na hindi rin maisosoli sa inyo at hawak pa rin yan ng OLA. At maaari pa rin nila kayo gawan ng utang dun sa iba pa nilang mga sister company kung sakaling iskamin kayo nitong mga agent na to. Kaya para sa akin, ang may papayo ko sa inyo ay huwag kayong magbabayad online. Lalo na kung kayo ay nagkaroon na ng pagbabanta sa inyo. Lalo na kung tinawagan na yung mga contacts nyo. Yon ay ilan lang sa mga paglabag sa batas na kadalasang ginagawa nitong mga OLA. Marami po silang nilalabag na batas ng pagpapautang sa Unfair Debt Collection Practices Act. At karamihan sa mga nabibiktima, nakabayad na pero binabalikan sila at sinisingil uli at sinasabing may utang sila at hindi pa sila bayad. So paano makakasigurado na kayo ay bayad na kung kayo man ay magbabayad? Mangyari po lamang ay hamunin nyo sila na doon kayo magbayad sa kung saan ay may mamamagitan o may magwi-witness sa inyong bayaran. Gaya ng isang police station kung saan kayo
po pwedeng mag-settle. Doon po ay maididetalye na kayo ay talagang bayad na. At pwede po yun maiblatter na kayo ay bayad na. At pagkatapos po nun ay iwasan nyo na po na mapasok ulit sa ganito. Huwag din po kayo papayag na kayo ay magpapartial lalo kung online. Maliban na lang kung kayo ay magkakaroon ng settlement dito sa police station na kung saan kayo magbabayad at ang babayaran nyo lang ay ang principal na nakuha na tanggap ninyo na hawakan yung pera plus itong interest cap ceiling na kung ano ang ipinatutupad ng regulasyon, kung ano ang pinapataw sa interest cap ceilings. Ito ay 6% per month at hindi po gaya ng sinisingil ng mga OLA na halos 300 to 400% per month, halos 100% per week dahil sa yung hindi nyo natanggap ay isinasama pa nila rin yon sa inyong utang. Kasama pa rin po yun sa pinapataw nila sa inyo. So maging mapanuri po kayo at huwag po kayong magpaloko. Lumaban po kayo, labanan nyo po yung mga ganitong klaseng modus dahil sa paglaban nyo po ay napipigilan po na may mabiktima rin sila at dumami pa araw-araw ang kanilang mga biktima. Kung sakali po na wala po kayong ibabayad sa ngayon ay huwag po kayong mag-alala dahil yun naman po ay po pwede naman po kayong maghintay ng pagkakataon na kayo ay may ibabayad na at bayaran na lang yung tamang interest dun sa inyong nakuha at sa inyong mga kung magkano ang inyong natanggap. Yun naman ay hindi aabot ng kasing laki ng ipinapataw nila sa kanilang terms na 7 days. Kaya huwag po kayong matakot, nasa inyo po ang karapatan. Bagkus itong mga online loan apps lang na to ay sadyang mapangharas at hindi tama yung kanilang mga ginagawa. Pero yan po ay mga labag sa batas. Kaya dapat nyo lang pong labanan at alamin po ninyo ang inyong karapatan. Huwag po kayong matakot at kung kayo ay ipapahiya, huwag niyo po didibin yung pagpapahiya sa inyo dahil alam naman po ng lahat na may mga ganitong scam at kayo ay biktima lamang. Sana po ay matuto tayong umiwas dito sa mga online loan apps na to upang hindi po tayo ma-depress at magkaroon ng mabigat na problema dahil lahat po ng ito halos 99% po sa mga online na to ay nakadisenyo para kayo ay dayain at palubugin ibaon sa utang, ibaon sa lalong pagkakautang upang kayo ay kanilang maging bread and butter upang kayo ay kanilang gatasan. Kaya huwag po ninyong hayaan na kayo ay nililin lang at niloloko nitong mga online loan apps na to. Matuto po tayo na labanan ang ganitong gawain. Kung hindi kaya ng mga kinauukulan na pahintuin ang ganitong gawain dahil sa hindi natin alam kung ano ang mga kaparaanan ng mga OLA na to para sila ay manatili sa ganitong negosyo sa pamamigitan ng mga impluwensya nila sa ilang mga sangay ng ating mga opisina na dapat ay pumipigil dito at sila ay nakakalusot pa rin. Tayo na mismo
ang umiwas at gumawa ng mga kaparaanan upang mahinto ito. Maraming salamat po.